Ito yung lugar na palagi kong pinupuntahan kapag gusto kong tumambay sa umaga. Gusto kong magpalipas ng oras. Kapag medyo naiinip ako habang naghihintay sa mga amo ko, dito. Dito ako nagpapalipas ng oras. Wow! Seaside. Madaming beses na ako nakapunta dito. Madaming beses ko na rin na-feature to sa mga vlogs ko. Dito makikita mo yung South Harbor. So lahat ng mga international cargoes na pumapasok dito sa Pilipinas, diyan sila dumadaong. Kapag ang point of entry nila is Luzon, diyan sa port na yan, diyan sila nag-discharge ng mga kung ano-ano mga kargamento. Dati wala tong kawain na to, ngayon meron na eh. Dati malinis. Ngayon napansin ko meron ng kawain dito. Every time na makakakita ako ng barko mga kasama, naalala ko yung pangarap ko dati na maging seaman. Kapag nakaramdaman ako ng inip, dito sa condominium ni boss, since malapit lang naman itong seaside sa condo nila, dito talaga ako nagpapalipas ng oras para makapag-isip-isip na rin kung ano yung mga gagawin ko mamaya o bukas. Planning ahead of time. Dito maganda, makakapag-isip ko dito ng mas maayos. Kasi relaxing dito sa tabi ng dagat. Pag nalilin mo yung hampas ng alon dito sa mga batuhan, nakaka-relax ng isip. Somehow nakakatulong siya kung paano ka makapag-isip ng maganda. So dito sa likuran ko, ayun, kung makikita nyo mga kasama, mayroong barko doon. At sa tuwing makakakita ako ng mga barko, naalala ko yung pangarap ko maging seaman dati. Pwede na! Oo, tama kayo. Dati ako nangarap maging seaman. Para maikwento ko lang sa inyo ng konti.
yung educational background isang nag-elementary ako from grade 1 to grade 4 sa Alabang Elementary School sa may Muntinlupa. And then nung mag-grade 4 ako, nag-transfer na ako sa ibang school. At doon nga tayo napadpad sa San Juan, Batangas. Doon ako nakatapos ng elementary. And then, doon na rin ako nag-high school. I graduated from Joseph Marrero Institute, batch 1997. And so, after high school, nag-enroll ako sa Inverga University in Lucena, Quezon. Pero, unfortunately, hindi natin natapos yung course doon, which is Bachelor in Science in Marine Transportation. Yes, so, Marine Transportation mga kasama. Nangarap ako minsan sa buhay ko na maging isang seaman, makasakay ng barko. So, I take BSMT, but unfortunately, hindi tayo nakagraduate due to some instances. Kasi during that time, meron akong long-time girlfriend. So, she was the mother of my kids. We were boyfriend and girlfriend for almost 5 years. Since ahead ako sa kanya ng 2 years. Ako yung naunang tumungtong ng college. And then my ex-wife, the mother of my kids, she was still studying in high school while I'm already in college. So nung pagka-graduate ng aking ex-wife, she moved to Manila para dun siya mag-aral. Tapos ako naman from Lucena City, I decided to follow my ex-girlfriend, my ex-wife. I followed her to Manila. Nag-transfer ako doon from Inverga University to TIP, Technological Institute of the Philippines. Yeah. Makapag-transfer na ako sa Manila, mga kasama. Same course pa rin yung inukuha ko. Hindi ako nag-change ng ibang course. Kasi nga, pangarap ko talagang makasakay ng barko eh. Kung nakikita nyo rito, ayan. Kaya isa yun sa mga dahilan kung bakit palagi kong binabalik-balikan itong lugar na to. Kasi every time na makakakita ako ng mga barko, ng mga nagsisipaglaki ng mga barko dito sa tabing dagat, parang naaalala ko yung dati kong pangarap. Nakakalungkot din kasi hindi natin natapos yung kurso natin. So, naka 2 years lang tayo sa college, hindi na natin natapos yun. Kasi, me and my ex-wife, punta na kami dalawa due to some unavoidable circumstances. Nakagawa kami ng isang bagay na hindi naman namin pinagsisisihan. Pero, syempre, yun nga yung education na compromise. Hindi namin parehas natapos yung mga kurso namin. I'm not going to be graduated in December, Mom. Why? But nevertheless, no regrets. We were blessed by having 2 beautiful daughters. So, no regrets at all. Sabi nga nila, live life to the fullest. Live life with no regrets. Sa lahat ng mga desisyon ko sa buhay, lahat ng mga pinagdaanan ko, lahat ng mga naranasan ko, lahat yun nagsilbi namang aral sa akin. May natutunan ako sa lahat ng mga sa mga nangyari. So kahit na hindi ako nakatapos, patuloy pa rin ako nagsusimika para sa mga anak ko, para sa kanila. Kung hindi man ako nakatapos,
ayoko na mangyari yung sa dalawang anak ko. Kaya lahat ginagawa ko para makapag-provide, para mabigyan ko sila ng edukasyon, para maging ama sa kanila. At syempre, yung pangarap hindi yung natatapos sa ganun lang. Lahat ng pangarap hindi man natupad, merong continuation. Kung hindi ko natupad yung mga pangarap ko para sa sarili ko, tutuparin kayo para sa mga anak ko. Minsan, nakakaramdam talaga tayo ng hopelessness. Maraming mga pagsubok, maraming mga challenges. Minsan, hindi natin kinakaya. Emotionally, nagkakaroon tayo ng breakdown. Ay hirapan tayong i-handle yung sitwasyon. Pero palagi lang natin iisipin na lahat na nangyayari dahil may dahilan. Hindi ito ibibigay sa atin ng Panginoon kung alam niyang hindi natin kakayanin. Walang pagsubok na hindi malalampasan. Walang problema ang hindi masusolusyonan. Kailangan mo lang talaga maniwala. Kailangan mo lang talaga maging positibo sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Kahit na gaano ka worst yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo, kahit gaano ka bigat, kahit gaano ka tindi, huwag natin hayaan na dalahin tayo at tangihin tayo ng problema. At hayaan nating masira yung mga diskarte natin, at hayaan nating masira yung mga plano natin, yung mga magaganda nating natitirang pangarap. Hindi ko man naabot yung pangarap ko na makasakay ng barko. Palagi kong binabalik-balikan yung malalaking barko talaga dito sa seaside. Naalala ko talaga yun. Ipagpapatuloy ko yung pangarap ko para sa mga anak ko. Gagawin ko lahat para makatapos silang dalawa. Kinasaludo ang kita. Hey! Life is beautiful. Yun ang palagi kong iniisip. Hindi ko man natupad yung pangarap ko. Alam ko mangyayari yun sa mga anak. So yun ang mga kasama. Thank you for watching. Nag-share lang ako ng konting thoughts and wisdom sa inyo para somehow to inspire people. No matter what happened, we have to stay strong. We have to keep the faith. And always think positive. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. God is good all the time. And good things happen to good people. So, that's it mga kasama. Thank you for watching. That's all for today's vlog. Kita-kits tayo sa mga susunod na vlogs. And stay safe. Ride safe, everyone. I'm out.